Company natin, which is Epsilon Maritime Services Incorporated. So dati nasa Dohle siya, but now they are transferred sa Epsilon, yung principal kit na di amin ko. So kaya nasa mga kayo ng aming uniform, which is isima. So mag-report tayo ngayon kasi kapababa lang natin last December 2. So nag-get na rin ako kay ma'am mag-report ako for today, which is Monday. So medyo kailangan ko mo lang maraling yung pasibot-sibot kasi hindi ko pa totally kapisahan eh kung saan ba yung Divista Street eh. Tanong na ako kaso Balero Street yung tinutumbok natin, pero try ulit natin magpunong paanit sa mga enforcer natin dito. Yun guys, good morning and shoutout nga pala muna dyan sa mga subscriber natin. And yes guys, katatapos na natin mag-report sa ating office, which is yung Epsilon Maritime Services Incorporated. So may mga ilan tayong mga requirements na kinakailangang i-follow up as per our manning agency. So isa na dito yung pag-ibig natin, yung PAN na katunayang nagko-contribute tayo sa mismong government mandated na yun. And at the same time, waiting na rin tayo for our interview for US visa. Kasi na-process na rin nila kanina. Humingi na sila sa atin ng 2x2 picture. And at the same time, ayun, mag-process. And ang sabi na tawagan na lang daw tayo just in case na magkaroon na ng line up. Kasi yung mga sumampa is siyempre bago pa lang, so it takes or took months no bago sila pumapa, and depende rin sa kontrata nila if ma-extend as per the owner's option or umuwi agad. So ganun, so we're waiting na lang din na ma-line up tayo, no, either oil chemical tanker like yung sa previous vessel natin or sa dry bulk cargo. So ganun. And balitaan ko na lang kayo guys kung kailan tayo sasampa ulit, and kung kailan tayo may interview sa US Embassy, no? And yun, ayusin mo natin yung mga requirements na kailangan i-follow up. And yun nga, kuha rin pala ako ng ICB booster for medical and POEA contract.
Nasa list ko siya, kaso sila ma'am na yung magpa-follow up nun para sa akin. And, yun. Ito muna ako guys.